ang alam ko, na-post ko siya sa Philippine group na close Filipino lang yon. Isa na namang balita ang kumakalat ngayon sa social media. Sino nga ba si Ruby? Marahil, maraming nakakakilala sa kanya dahil sa dami ng kanyang napanalunan na singing contest dito sa Egypt. At marahil, marami rin may galit sa kanya. Nawa po'y ipansantabi muna natin ang ating sariling issue laban sa kanya sapagkat kasalukuyan siyang naharap sa isang akusasyon ng isang Egyptian broker ng kumpanyang Helper 360. Ngayon po, makakapanayam po natin siya sa gitna ng gulong kanyang kinakaharap. Para maging fair po ang lahat, susubukan po naming iharap lahat ang mga nai-involve sa isyong ito. Narito po ang ating balita. Kamusta ka na? Okay lang ako. Salamat at pinagbigyan mo ako sa pinagtuunan mo ako ng pansin kahit pa paano. Although, hindi ko kilala. Maraming salamat. Nako, maraming salamat din sa iyong pagtitiwala. Kasi meron sa social media na sinasabi na ikaw daw ay nag-post ng hubad na larawan or nag-take ka ng video ng hubad na larawan ng iyong employer. Nagkuha ka daw ng video na nasa, tas nakita daw nila. At that time, hinarap ako ng ako kong babae na naka-online call dito. Pero nagpapaalam na ako that time. Sabi niya sa akin, yung photo ay mobile. Because she posted a photo of my mom that she has no dress. Ano? Mam, sabi ko, wala ko naka-online mobile ko. I-open ko para makita natin. Sino pong nagsabi, ma'am? Sabi ko, yung posted na photo that my mom has no dress. You are not trusted. Ganun ang sinabi ni ma'am, Russia sa akin. Ma'am, I think is one of the assistant director daw siya ng all the film here in Egypt. Yun ang pagkakakilala niya sa akin ay pagpapakilala niya sa sarili niya sa akin. Kaya sabi niya, I can bring you back Anatol in the Philippines right now to call the police. Ang sinagot ko sa madam, okay ma'am, can you tell to Nuha, my broker Nuha, if she has an evidence, let her send in your WhatsApp right now in front of you because if in case that I sent a post, I posted a photo from the media that your mom has no dress, I will go a lot to the police station even though they will put me on the firing squad. I will accept because it's my fault and I know that it's a crime that I make. And sabi ko, ngayon, pinipilit ko talagang isent ni Nuha yun, pero ayaw. Ang tagal nilang nag-usap sa balkon, sabi ko, ma'am, you can bring me back easily on the Philippines. You can buy for me easily on my plane ticket. But how about my 5 days salary you cannot bring to me? Sabi niya, okay, Ruby. Sabi niya, did you finish back all your days? Ma'am, no need to tell me because I prepared you can check my bag. Yun ang sinabi ko sa kanya. Para sa hindi lahat nakakalam ganun ang nangyaring conversation sa bahay ng amo ko. Sinabi ko din, ma'am, pwede mong i-check ang things ko kung ano ang missing or whatever. Sabi sa akin ng amo ko, okay, Ruby, I will not give your salary. You can go now, but please delete all the photo of my mom. If you mean, I cannot delete anything, ma'am, because I did not do it. I did not even post a photo from your mom without a dress. Sabi ko gano'n, di lumabas na ako, bumaba na ako. Kumuha ko ng taxi pa uwi dito sa bahay ko. Pagdating ko,
nagsagutan na kami ni Noah sa kwan. Tapos yun, sinabi niya, anak ako nang monkey, sabi ko sa kanya, napagsalitaan ko talaga ng masasama si Noah dahil sa galit ko at saka sa hirap ng hindi nga niya kaya yung trabaho ko eh. Siya kaya bumawak ng tayo kung makakakain siya. Sila kaya magtrabaho sa dinaranas kong yun na kahit ka lang ng kukunting peraso na walang magandang tulong, isang kaya pupunta ang katawan mo. Alhamdulillah, nagpapasalamat ako sa nagbigay kong kaibigan ng mga kailangan ko. Tinanong ako ni Rakitira, Bicolana kung ano ang gusto ko. Sinabi ko, Loya, Loker, tinulungan niya ako at least kahit paano ngayon bumalik ang boses ko. Kaya kung ano man yung mga sama ng loob nila sa akin, sana tinanong nila ako. Alam nila ang number ko, alam nila ang Facebook ko. Ang daming umakusa sa akin, ang daming nag-sharing na naibig ako. At nakapagsalita man ako, kayo mang naiinis sa akin. Total, andito na ako. Gusto ko lang sabihin, kayong naiinis sa akin. Wala akong oras. Salamat at pinagtutunan yung kainitis anak ko. Pero isa lang masasabi ko, hindi nyo alam ang totoong nangyari. Bago nyo sana ako akusahan, kung may galit kayo sa akin sa nakaraan, andali nyo akong kontakin. Alam na alam ninyo, ang pinakamatagal kong Facebook ito, hindi ko pinapalitan. Hindi ko nga kayo inaad sa mga ibang account ko dahil ito lang yung gumagana. Salamat. Opo, si Noha Amin ay agency. Lagi niya akong binibigyan ng... Bago niya naibigay ito, nagkasagutan kami about sa works sa 6 of October, 800 pounds na babysitting. Kasi nung nakausap ko siya sa papatas, sabi ko, ma'am, hindi mo pa tayo nagkita, sinisigawan mo na ako sa phone mo. Sabi ko, lalo mo akong pinag-nervyos. Sabi ko, ganon, wala na akong choice dahil marami ako akong utang, marami akong utang, marami akong dapat bayaran. Kaya napilitan akong tanggapin niya kasi yun na ang pinaka-available at pinaka-madali, walang bata. Sabi niya, mag-care lang ako ng matanda eh. Although may experience ako ng Kirib Giver dahil sa Jordan at saka sa Dubai, kaya inanggap ko yun. Hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari. True na endorse ako ng ibang Pilipina sa kanya. Matagal na eh na na-endorse ako sa kanya. Ngayon lang ako kumuha uli ng broker. Sabi ko, ayaw ko na sana dahil last na nangyari sa akin na yung lamya, eh, hindi na ibigay ang sahod ko, nagdamdam na ako, pero wala na akong choice, wala na akong makuna na mga Pilipina na available work, kaya napilitan akong kumapit sa kanya. Yun ang pinakami. Pero Miss Ruby... Napost ko siya sa group ng Pilipino group na... Ano po? Ay, sorry. Pero Miss Ruby, sino nagsabi dun sa anak ng amo mo na meron kang picture or video nung matanda? Sino nagsabi sa kanya nun? Si Lamya po kasi friend ko siya sa Facebook. Kaya sinabi ko kay Lamya, kung meron man, sabi mong na-screenshot mo at na-save mo, ibigay mo ngayon sa amo ko kasi dalawa lang ang mangyayari doon. Sige, susuko ako, kasasama ako siya mismo sa kwan kung ano. Uuwi naman ako ng Pilipinas. Kung hindi ako makauwi ng Pilipinas at firing squad nila ako, hindi okay lang yun ang sinabi ko sa amo ko. After narinig niya ang sagot kong yun, inayagan. Kasi kung talagang meron akong ginawa doon na masama, dapat hindi na akong tinayagan ng amo ko kasi alam nila may akong saan niya akong pinick up. Bakit hindi siya mag-utos ng pulis matok sa bahay ko? Si Lamya, Pilipina? Sinuha ko pala, hindi Lamya. Egyptian. Egyptian po. Yung Noah pala, alam niya ni Noah kung saan niya ako pinapick up. Alam niya ang buong address ko. Ba't hindi niya ako kinakos? Pumunta ako kay Mr. Muhammad Abdul Gawan kasi alam ko matutulungan niya ako. Kinausap niya, sabi ko, kuya, pakisabi mo, i-forward ang video. At sinabi ni Mr. Muhammad, wanted daw ako, wanted ako. May kaso na daw ako at naggalat na daw ang buong photo ko.
sa police station. Lagi akong dumadaan sa mga police station. Wala namang nagbawan sa akin. At saka alam ni Noah Amin kung asan ako. Alam niya ang location ko, alam niya ang bahay ko. Iniintay ko siya at dito lang ako nagre-recover ako sa loob ng bahay ko ngayon. Kaya anytime, kung ang alam nila natatakot ako pumalik sa Pilipinas, hindi, nagkakamali kayo. Sabi ko naman, pag ako nagkamali, nakatanggapin ko kung ano man ang paratang niyo. Pero sasagutin ko kayo pag alam kong tama ako. Kung totoong matapang siya, ba't niya ako binak? Although friend ko siya sa Facebook. Yung mga bumanag sa akin, friend ko kayo sa Facebook, bakit niyo ako binak? Paano ako makaka-reply sa mga sagot? Lalo na kay Alea Sherin Jose at saka Maria Faye Viola saka kay Cherry Mahra. Friend niyo ako, ba't niyo ako binak? Alam niyo ang number ko, alam niyo ang Facebook ko, babanan kayo ng salita. Patunayan niyo, huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi kasi ako lang mismo ang makakasagot ng tama para sa inyo. Walang iba, ako lang. Maaayos naman yan kung gusto niyong ayusin eh. Ako madali lang akong kausap. Okay. Itin ni Mr. Muhammad, ma'am, na mag-sorry ako kay Noah. Sabi ko, hindi ako mag-sorry. Kasi, pinost na niya yung photo ko. Oo. Hindi, i-firing squad ako, patayin ako. Hindi ang ululod sa kanya. Siya ang mali. Broker ko siya. Ako ang pinaratangan niya. Nabasa ko nga doon na kinabangan niya ako. Hindi yan na ang driver niya ng pera ng inisip ng amo ko. Ibig sabihin, commission yun. Ako ang susunduin mo dito sa bahay ko na libre. Ano yun? Sa kakuriputan ng mga ibang ito, hindi ako naniniwala. Mag-a-assign ako ng napakalaking pera para lang sa pamasahin. Round 3. Nasuri ka, no? Ha? Kahit anong gawin mo sa akin, mabawi ako ng Pinas. Okay lang. Total, Pilipinas na yun. Okay, Miss Ruby. Ano po po? Eh, linawin ko lang ulit. Yung nagsabi sa amo mo about dun sa picture ay si Lamia. Tama ba? Si Lamia ang... Si Lamia... Aalis na po ako, ma'am. So, sinabi lang niya yon dahil aalis ka na? Lamia ang nagsabi. Sabi niya, nakasip daw at saka naka-screen siya. Nakita niya yung phone? Nakita niya ba ang... Nakita ba niya ang phone mo? Nahawakan ba niya? Bakit niya nasabi yon? Pinahawak ko kay sa amo ko, ma'am. Dito, ito ang Facebook ko. Binuksan ng amo ko, wala. Nakita. Kahit na puto ng nanay, siya lang ang nagpipilit at sinabi niya sa akin na sinungaling ka, Ruby, you are not a trusted. Sabi niya ganun, that is harap. Gusto niya daw akong ipakulong sa pinto. Okay, halika dito para makilala kita. Punta tayo. Dalhin mo na rin ang kontrata ko, Bill, sa'yo. At saka, dalhin mo na rin kung ano ang nakasagot, kung ano ang obligasyon mo sa akin. At bakit mo ako nirecruit na ipasok dito ngayon? May sakit ako at hindi ko kaya. Ganito ang gagawin ko. Sige, sabi ko, kung ano ang nakahandol sa akin, kung saan ako handog, nakahanda ako, sinabi ko. Kung tinatakot mo ang ibang Pilipina, nagkamali ka ng binangga. Kasi ako, dalawa lang naman ang pagpunta dito eh. Kung mamatay ako, oras ko ngayon. Kung hindi ako mamatay, makauwi ako, salamat. Ganun lang. Kung tatakotin ako, lalo na wala akong arang nakasalanan. Bakit hindi? Okay. Okay lang yun sa akin. Sa tingin mo, Miss Ruby, bakit? Kahit na sino kung may makapaglabas ng video kung yun. Photo. Miss Ruby, sa tingin mo, bakit? Bakit ginawa sa iyo ni Lamia 'yon? Bakit ka parang bina-blackmail kanya for nothing? Ano sa tingin mo yung rason bakit niya ginawa 'yan sa iyo? Ang alam ko, na-expose
Pinost ko siya sa Philippine group na close Filipino lang yun. Sa kolom ni Lovely Dimple. Mm. Alam ko na maraming nakakita ang Pilipino. Baka kilala si Noah Amin. Na sinabi sa kanya, pinabot niya ng Pinost ko na, sabi ko lang naman na mag-ingat kayo dito sa Helper 360 kasi ito na umawa ko. Tapos si, no, yung broker ko na ang pangalan ay Nuha, hindi binigay ang sahod ko. Alam ko na maraming nagbigay sa kanya ng informasyon. Hindi ko nagbabanggitin ang pangalan ng mga naiinis sa akin dahil nakita ko yung mga comment nyo. Hindi ko lang kayo sinagot kasi alam ko close group yun eh. Lumabas yun. Kaya after a minute, wow, na-post na yung photo ko. Hindi ko alam. Maraming nag-message sa akin, siguro yung mga concern lang sa akin. Tinanong ako, sabi ko, hindi ko yun kilala. Nung ipinash ko siya dito sa OCD Trips, doon ko siya nasagot. Nang kaumagahan na yon, nang matapos silang mag-usap ni Mr. Muhammad, black na ako. Tiningnan ko siya sa isang account ko at doon pa rin ako. Ngayon, bago mo ako kausapin, nakita ko yung mga comment ninyo at saka comment nung Maria Fiariola. Anong Barbie na inis sa akin. Ako naman, hindi naman ako takot eh kahit na ngayon kung bubuksan yung kasong yan kasi sinabing wanted ako. Mm-hmm. Nakahanda naman ako. Bakit ako matatakot na makulong kung one? Pero ilalaban ko talaga ito. Kung ako'y nakulong at nauli, ilalaban ko ito. Kung talagang kasalanan ko, paninindigan ko yan. Hindi ako matatakot. Kahit na ihang nila ako yan. Kasalanan ko eh. Pero pag, kung sino mang mga Pilipino ang nakatago ng picture na yun o video, ilabas nyo para naman may gana kayong mag-ayos sa akin. So, yun lang ang masasabi ko. Miss Ruby, ang pinost mo lang dun sa Filipino group na yun is about dun sa employer mo. Wala kang pinost na mga picture or wala kang pinost hindi na... Hindi po, ma'am. Hindi po about my employer, about my broker. Kasi pinayagan ako ng maliwanag ng paneo nandun. Sabi ko lang kung sino ang kakakilala kay Nuha na 360 Heliopolis made in Nanis. Alam ko, isa kasi, walang nakakaalam ng group na yon. Kasi ang usapan noon, doon sa group na yon, na pinamunuan ni Lovely Dimple, Pilipino lang ang allowed doon. Paano mababasa ng Egyptian doon kung walang nagsabi? Kaya salamat na rin doon sa nagsabi. At least total sikat na sikat ako. Maraming nagsayang ng oras sa akin. Kung baga papayaran ako ngayon, milyon-milyon na ang mga followers mo sa mukha ko lang, ha? Hindi ko po na-post yung amo ko kasi wala akong ginawa. Sinuha lang. Sinuha lang. Pero ko lang talaga ang binanatan ko. Ang liwanag ng pagkakapost ko doon. So, nung nagsalita ka ng sama na loob mo kay Noha, na taga-agency, na broker, binalikan ka niya na may kasama pang litrato mo na nag-inakusahan ka na nag-post ka daw o may picture ka daw ng amo mo. Opo, yun po. So wala talagang picture, walang video na hubad yung amo mo, wala talaga. Wala talaga, sinabi ko sa kanila, kung meron kayong naitago, ibigay niyo sa akin. Ngayon eh, sabi ko, ibigay niyo sa akin. Or ibigay niyo mismo kayo, no, para, kasi kalat na wanted ako eh, wanted it or alam. Pero Miss Ruby, si Lamia ang nagsabi, nagsumbong sa employer mo, nagchuchu na meron ka daw picture, diba? Hindi po. Si Noha Amin. Ah, si Noha ba? Hindi si Lamia? Hindi si Lamia. Hindi. Okay, so liwanagin natin, ma'am. Si Noha ang nagsumbong sa amo mo na meron ka daw picture na pinost. Opo, Noha. Ma'am, si Noha. Sagot ko kay Madam, kung meron man akong photo na picture na hubad, sabihin niyo naman sana kay Noha, i-forward ngayon, ma'am. Sige, ma'am, hindi ako alis sa bahay mo. Totally ayaw mo akong payagang lumabas.
Sige ma'am, tumawag ka ngayon. Magharap kami ni Noah. Pakisabi rin kay Noah, kunin niya rin po ang kontrata ko sa'yo at kontrata ko sa opisina niya. At talagang kung may license siya bilang broker ko. Sabi ko, sinabi ko talaga para naman parehas ang laban. Nung umalis po kayo, hindi na po kayo binigyan ng sahod? Hindi po. Ang sabi po ng amo kong si Ma'am Rasha, Ruby, okay, you can go. If there is a photo of my mom with you, can you please delete it, Ruby? It is good for you and me. But ma'am, I need my salary for 5 days. Sabi ko, Ruby, no, tell to me that I will not give it to you. So get it with her. So pagdating ko dito sa bahay, kasi kailangan ko talaga, tinatawagan ko, hindi niya ako sinagot, chinat ko siya, dinagkasuhutan kami, sabi ko, di na pa, siyempre lahat na inis ko, nasabi ko talaga yung masasamang salita sa kanya, kasi sinabi niya sa akin, anak daw ako ng monkey na ina ko. Tapos, ang sagot niya nung huli, puro fuck you na lang na sign. Nakita ko tapos, nga. Tapos, black niya ako alatol. Black niya ako alatol. Kaya wala na akong conversation, hindi na ako makatawag kasi isa lang naman yung number ko. Ayun, tapos na, tapos syempre maraming mga Pilipinang gustong-gusto akong i-down. Anong magagawa ako sa kanila, doon ang gusto nila. Masakit talaga ako magsalita. At yun lang katotohanan. Kaya marami siguro ako, nayayabangan sila sa pagsasalita ako, pero alam ko mabait din naman ako eh. Ganun lang talaga yung boses ko, malakas lang yung boses ko. Kaya, iwan ko sa kanila. Eh, nagkasakit na po kayo dahil sa nangyari na yan. Oo, ito ang sakit ko para malaman yung iwan ko kung COVID din ito. Naku, kaya huwag naman sana. Ayaw mo din pumunta sa Philippine Embassy magpatulong sa ospital. Kasi baka sinasabi nyo, nag-aarte lang ako na may sakit o. Sikapin nyo ako, nung hinatid nila kahit di lang Bicola na ang sabi niya, Ruby, anong gusto mo? Alam mo kung saan ipinasabi ko, huwag kang lalapit kasi di ko alam ang sakit ko kasi may symptoms na ako talaga eh. Buti sa galit ko kanina kaya sa kanila dahil gusto nilang iparap sa embassy, talagang ninuya ako na yung luya eh. Sabi ko, hindi pwede. Masakit yung katawan ko. Wala na akong boses. Intensyon ako sa ganito. Saan pa kayo? Kaya ako naman, hindi ako natatakot mamatay. Ayaw ko nga sanang aksipin itong one more, pero wala na akong choice kung di ilabas ko din yung sama ng loob ko kasi masyado nyo na akong nahusgaan sa tutulan. Pagkatapos namin makapanayam si Ruby, ay aming tinawagan si Noha amin upang hingin ang kanyang panig. Itatranslate na lang natin yung sinabi niya after yung marinig ang kanyang salaysay. Narito po. Ana fundamental issue with recruitment. ماشي؟ بساعد الفلبينيات والاندونيسيات ان هم يلاقوا شغل هنا في مصر، تمام؟ احنا بنعمل اعلانات علشان نوجد لهم شغلانات وما بناخدش كوميشن اللي الناس بتاخده، لا بناخد شهر ولا نص شهر ولا الكلام ده، احنا بناخد فيز هايرنج فيز 3000 جنيه، فاحنا ما بناخدش زي الناس اوكي ال 750 دولار والحاجات الكلام ده احنا ما بنعملش كده جدا اشتغلوا انا ما عنديش اي مصلحه ان انا اودي النهارده روبي لشغل وامشيها بعد 3 ايام تمام يا ريتني خدتها مثلا عارف لو انا خدتها مثلا لو الناس شكروا فيها وانا خدتها مثلا شغلتها في حته ثانيه فعندي مصلحه تمام انما انا وديتك وانا اللي جبتك الشغل وخدت كوميشن الفلوس بتاعتي الهايرنج فيز بتاعتي تمام خدت الفلوس دي همشيكي ليه بعد 3 ايام بتشكر فيكي الست اللي هي خدتها بعتها لي مسج تقول لي شكرا على البنت تمام وانا خدت فلوسي عملت مهمتي وعملت شغلي ايه مصلحتي ان انا امشيها ممكن تجاوبلي على السؤال ده تاني يوم الصبح نمت صحيت اقسم بالله
لقيتها متصورة في ريسبشن أخضر وروبي مصورة حاطة التليفون على ترابيزة قدام الست، وهي بتنظف لها على الجرح اللي في بطنها أو بشاشتين بيض بالظبط ده بتنظف لها، وبتقول أنا I do my work عشان لما تسألوني أنا ليه مش برد على التليفون بتاعي أنا بوريك أهو إن أنا بشتغل live video two videos. وبيني وبينها ربنا لو أنا كنت بتبلغ عليها بيني وبينها ربنا، فأنا طبعا اتخضيت فقعدت أقول لجوزي إيه ده إيه يعني إيه ده، فراح قال لي أنت لازم تاخدي سكرين شوت وابعتيهم للست. قعدت أفكر أنا أبعتهم للست، الست هتمشيها، طب أكلمها أنا أقول لها امسحي الفيديو، بس برضو مش أمينة، أنا خايفة البنتها قاعدة معي عندها 48 سنة والست عندها 80 سنة، أنا خايفة أنها تعمل حاجة فيها وحشة، ما هي دي مسؤولية برضو. فأنا قلت لو أنا سبتها وخلاص أنا كنت ممكن أسكت على الوضع اللي حصل وخلاص، وهي الحمد لله ربنا وفاهم متوفقين مع بعض كويسين، والست شكرتني عليها. وبعدين اللي رحت ضميري أنبني الساعة 7 بالليل، حسيت ان الامر كده لا انا مش هقدر اسكت، دمي بيفور دمي فاير بصراحه طول النهار قاعده دي امي زي امي. المهم يا فندم رحت مكلمه الست بالليل قلت لها حصل 1 2 3، راحت الست طبعا شاطت امها وراحت منديها حصل كذا 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 كذا، هي طبعا اتخضت وانا كنت معاها على التليفون وحصل كذا وكذا 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 وكذا، راحت قالت لها قالت لها انا ما عملتش كده والله ما عملت كده والله ما عملت كده ايوه اي دونت دو ذات اي دونت دو ذات، وراحت طبعا البنت راحت فتحت الباب ومشيها ماشي. عمري ما اذيت حد، ايه مصلحتي ان انا اجيبك واذيكي؟ وصاحبتها بتقول ايوه صاحبتها ايوه جارتها شافت الفيديو ووصفت لي، انا بسالها بقول لها صاحبتك شافت الفيديو صاحبتها شافت الفيديو ايوه صاحبتها شافت الفيديو ووصفت البيت. Okay, Doha Amin is a broker of company Helper 360, which they hire Filipinas and Indonesians. Now, Ruby is one of her talent, kumbaga. And of course, being a broker, you'll build up your talent to your prospect clients in order to get your services and commissions. So, si Ruby was hired as a caregiver of an old lady who had just had her stomach operation due to cancer. Now, according to Noha, after 2 days, she found out 2 live videos of Ruby. One is yung nakahiga daw yung employer ni Ruby na nakaubad. At yung pangalawa is yung naglilinis siya ng sugat. Tapos, sinabi niya na, oh guys, hindi ko ma-answer yung mga tawag niyo ngayon kasi busy ako. Sabi ni Noha after that, hindi niya sasabihin as long as okay si Ruby at yung amo niya. Pero after that, na-guilty daw siya. So, sinabi din niya doon sa anak nung employer. At after syempre malaman ng employer, pinawag niya si Ruby and nagalit siya. At kinwestiyon niya si Ruby about it, which Ruby totally denied. Noha is claiming that she doesn't have any bad interest against Ruby. And this is what Ruby answered. Nagsabi ako kay Ma'am na, Ma'am, sinabi ng nanay mo na may corona ako, kaya kung pwede lang sana, Ma'am, magpahinga muna ako. Ah, yun yung pang sinabi, yun yung pang 5th day mo, di ba? Nung pang 5 araw mo, nagpaalam ka. Yung pang 5 araw ko yun. Tapos after, nung kumakain na ako, kasi pinatulog pa ako ni Ma'am eh. Pinatulog niya ako ng 1 oras. Siguro nakasubo na ako ng 3 subo. Tinawag niya, halika dito sa kwartore. Kasi ikaw, sinungaling ka. Hindi mo ba alam? Ganun ang sinabi niya. Agad sumigaw siya sa kwarto ng nanay niya. Hindi mo ba alam na napakalakas kong tao dito sa Egypt? On the spot, sabi niya sa akin, right now, I will let you go back on the Philippines. Sabi ko, it's okay, Ma'am. What's the problem? Because
posted a photo of my mama that there is no dress. Okay, hotel yo, sabi kong ganon. Hotel you, ma'am, sabi ko. No, ha. Tapos sabi niya sa akin, no, sabi niya, no, ha. Huwag ka nang magsinungaling dahil nakita ko, na-screenshot ko. Okay, ma'am, pwede ba, ma'am? Kasi nagtitensyon na kayong dalawa. Kasi talagang pinipilit kong maging kalma kasi trespassing ako doon pag ako'y nag-gurumentado na rin. Okay, ma'am, tumutulo ang luha ko kasi kagigising ko tapos ganun, kumakain pa lang ako. Tapos sinabi niyang ganun sa akin ni ma'am, ma'am, pwede ba paki-forward na lang? Okay, Ruby, nung pinakain ka niya, nagpaalam ka na sa kanya, tapos sabi kumain ka daw, di ba? Nung kumakain ka, malamang nag-usap sila ni Noha, kinausap niya si Noha about it. Tapos nun lang sinabi ni Noha. Hindi ako pinaalis ni ma'am. Kasi ako na mismo ang nagpack ng sarili ng bag ko nung hindi na niya ako paniwalaan. Nung pinatulog ka niya, nung binigyan ka niya ng gamot, hindi pa niya sinasabi about doon kay Noha? Wala pa ma'am. Nung nagising ka lang? Nagulat na nga lang ako. Nung nagising ka lang? Kumakain ako ma'am. Talagang nag-build up ako ng 2 days. Bakit ma'am? Pinuri ako ng amo ko ng 3 days ko. 5 days, nung 4 days na ako, umubo na ako ng umugo kasi hindi na ako makakain eh. Hindi na talaga papasok ang pagkain ko. Yung iniinom ko na lang turmeric at cinnamon kasi may baon akong turmeric at cinnamon. Malala na, napapansin ko na na parang irita na sa akin si mama kasi sa sunod-sunod kong ubo at bahing ko, lagi na rin siyang gumagamit ng what. Kung talagang ginawa ko yun, ma'am, do you believe, ma'am, na sa 2 days na yon hindi niya maisisib yun? Kung sakali lang na ako'y kuwan. At saka ang nagpunta sa akin, lahat ng gawa ko dun, ikinikwento niya, kasi naririnig ko silang nag-uusap, ikinikwento niya kay Kuwan. Tapos sinabi niya, she's very proud of you, ganito, ganito. Pero talaga nung hindi ko na kaya, kasi sunod-sunod ng 5 araw na wala na akong tulog eh. Talagang nung araw na 4 days, pang 5 days na ng madaling araw, wala na akong tulog kasi starting na natulog kami ng magwa 1 o'clock, nakumikipit lang ako sa upuan, tapos bigla ako magigising pag naggalaw si ma'am, bago kami pumasok si Ma'am Layla. Nung starting na yon, talagang masamang-masama na yung pakiramdam ko. Hindi siya, ayaw ko yung trabaho, pero hindi kaya ng power ko talaga. Mm-hmm. Hindi talaga kaya ng... Ito yun guys eh. Si Ruby nagpaalam sa amo niya nung ika-5th day niya. Dahil hindi na niya kaya, napapagod siya, nagkakasakit siya. Sabi ng amo niya sa kanya, bakit ngayon mo lang sinabi? Binigyan pa siya ng gamot, pinatulog pa siya. Pero ang sabi sa statement ni Noha Amin na noong 2nd araw ni Ruby, napanood niya ang live video na ito. At sinabi niya rin mismo doon sa employer ni Ruby. Kung sinabi niya agad yun, di ba dapat i-confront siya agad nun? Eh, bakit umabot pa ng 5th day? Tapos ng 5th day, okay pa sila ha? Okay pa sila. Nung natulog lang siya, nung pagising niya at nung kumakain siya, tsaka siya tinawag nung amo niya na galit na. So, ibig sabihin, nung nagsabi si Ruby about sa pag-alis niya at nung natulog siya, tumawag yung amo niya kay Noha. At probably sinasabi na bakit ganun nangyayari, bakit aalis na si Ruby. Tapos marahil si Noha nagsabi ng dahilan. Sinabi yung dahilan na ito. So, nung pagising ni Ruby, nung kumakain na siya, iba na yung timpla ng amo niya. Galit na sa kanya. Tapos nung siya tinawag. Upang siguraduhin ang paratang ni Noha Amin kay Ruby, aming tinawagan din ang iba pang mga taong involved para malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at hindi. Hello? Mungkin... Shukran. Hello? Aywa? Napatawag ako kasi na-interview ko na si Ruby tsaka si Noha. Oh,
Na-interview ko na. Ang gusto ko lang malaman, meron ba talagang video? Hindi ko po alam kasi yung video, yung may-ari ng Facebook limit, pero si Madam Nohan sinasabi na mayroon daw yung video. Oo nga, yun nga sinasabi ni Noha. Napanood mo ba yung video? Hindi, yung kaibigan po nakanood na lawang video. Pero ngayon, na-delete yung ano, yung may-ari ng Facebook. Yung may-ari ng Facebook, which is si Ruby? Oo, tawagin. Si Ruby ang may-ari ng Facebook. Pero may Facebook pa siya. Nandun pa yung Facebook niya. Oo, amin, pero hindi ko alam yung Facebook niya. Kasi kaibigan ko, kasi may group siya maraming Facebook. Kaso ngayon, na-delete yung, ano, hindi ko alam yung video na yon. Pero may isang tao. Mm-hmm. May isang tao. Kilala mo yung nakapanood ng video, di ba? Oo, hindi. Alam ko, kilala ko. Pwede bang i-forward mo sa akin yung pangalan at number niya para ma-interview natin? Kasi ayoko maglabas ng statement. Ayoko rin na maisasabi kasi ayaw din niya lang paano. Sabi niya, siya na lang pag sinasabi sa akin na isa, sabi niya, sabi mo naman to si Ruby kasi may nakapunta kanya na may nag-comment. Siya nag-comment sa Facebook kasi sabi niya bakit akin na gano'n pa yung ano, sabi niya yung Facebook may nagkalawang video na nagpapanit. Hindi naman kumatugod kami. O pero... Palit ng ewan ko yung hugot yata yung matanda na ako niya. Oo. May kae. Ah. Tapos isang video localized, yung nag-live siya, nagpapalit ng ano yan. Siya ang nag-live? Siya ba ang nag-live o may nagla-live na iba? Siya ang nag-live nang nagpapalit daw sa ano, yung sugat, sabi naman yung isa. Tapos yung isa, yung nagpapalitan niya sa reception daw, sa yung matanda eh, sa reception, sabi. Okay. Bigay mo naman sa akin yung number nung nakapanood. At saka kung sino para ma-interview natin. Pero at sino ang nagsumbong kay Noha about dun sa video? Ewan ko kung kasi pumunta lang dito eh na nag-complain dito. Si Kuya lang naman ang ano ang nagtawag kay Madam Noha. Ay kinuha ni Kuya sa ano yung post ni Madam Noha, yung post na picture niya doon. Okay. So, tanggal ni Kuya yun na yun. So, yung si Kuya, si M***, yung asawa mo. Oo. So, si M***, ang kumausap kay Noha regarding dun sa picture na pinost ni Noha. Oo. Hindi naman si Madam Noha ang nagsabi na nasa akin yung po, yung picture kaya na nag-live. Sabi ko naman, kung patunayan na mayroon sa'yo yung live, sabihin ko, ibibigay mo sa akin. Pero hindi pa sinabi noon yung kaibigan ko na isang kaibigan ni Ate Ruby na nakita niya talaga totoo yung dalawang video nandoon. Nandoon talaga yung video. Pero nakuhanan ba ng na-record ba yun o na-screenshot? Kasi ang sabi ni Noha, meron daw video. Meron daw talagang video siya. Meron talaga totoo Ate yung video pero natanggal niya. Si Ruby tinanggal niya yun video. Tapos sinabi naman ni na kay Madam Noha, meron ka ba evidence niya, ganun noon. Oo. Sinabi naman, meron sa akin screenshot. Sino daw ang nagbigay sa kanya? Siya daw nag-screenshot. Sino ha ang nag-screenshot? Bobo, ngayon lang, Madam Noha. Ngayon lang, Ali, ngayon si ha, screenshot in Ruby Vitapil, Suwar Vitapil, Batama. Oo. Asan ni Nao na yamin niya na complain? Ay, ito lang ha. Yo, asin na umabit si Lady Camilo in the anam siya. Ay, ito. Kasi, pumunta dito kasi si
ito yung mga ano ng mga Pilipina, lahat ng Pilipina na tumutulong sa kanya. Ito yung inclusion na nag-aano ng mga Pilipina, nagagawa ng mga kasid ng kung sinong nagpapatulong, gano'n. Siya dito siya tumakbo sa atin. Ngayon, isabi ko, sandali lang muna kakausapin natin yung nag-post ng picture mo. Kung talagang anong nangyari, kasi hindi namin alam ang nangyari. Pumunta dito ate, umiiyak, tulungan nyo ako, Lisa, kasi ganito, ganito. Pero inamin ba ni Ruby na nag-post siya ng video? Hindi pa siya inamin, te. Sa tingin mo, totoo yun? Sa tingin mo, totoo yun na nag-post siya? Eh, sinabi yung isang kaibigan niya, totoo daw kasi wala akong sa friend niya. Isang nakagroup yung kaibigan. Bigay mo naman sa akin yung pangalan ng kaibigan niya at saka nung number kung meron. Yung nagsabi sa akin, kaibigan niya rin. Anong pangalan? Kasi nag-cross din yun. Si... May asawa din na ibu yun. Oo. May number ka ba? Sige na lang yung number. Oo, man. Sandali ate, ilalabas. Sige. Sabihin nga na nagbigay sa akin. Sige. Anong number niya? Kasi ayaw niya rin na mabugulan, maano si ano sa to? Ayaw niya rin na malalaman na Ate Ruby kasi baka mag-ano si Ate Ruby sa akin niya. Ito yung number na 011. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Sige ate, nakuha ko na. Oh, sige ate. Tatawagan ko siya. Hindi niya sinabing sinaktan niya ako. Oo, hindi niya sinabi. Dahil sa utang. Pwede ko siyang ipahuli sa pagpapa 5-6 dahil nakatulong. Lalo na sinuntok niya ako. Yung interest ko, pina-interesan niya. May picture ka ba ng mga pagsuntok? Wala, hindi na ako. Dapat nag-picture ka eh. Nung 18 kasi talagang mahinang-mahina ako. Pumunta ako sa bahay na namang around. Umuwi siguro ako ng mga 3 to 4 o'clock sa bahay. Hindi na ako nagreklamo. Hindi na ako kasi sinabi ko hindi, pero sa susunod huwag mo yung gagawin kasi sisiguraduhin ko sa'yo. Dalawang pag hindi niyo ako pinilibis dito, talagang mamamatay ako dito kung hindi talagang kayo. Naganap pa nga ako ng konsilyo doon, tinago lang nili. Bakit sa magsisinungaling siya? Saksakan ng sinungaling. Kaya ako lumapit sa kanila that time dahil I just expecting that she is an officer and afterwards she is a lawyer, he is a lawyer. Pero definitely hindi pala. Nagalit siya sa'yo, nasuntok ka niya dahil pumunta ako sa bahay nila. Sinabi kong sinungaling siya. Ba't mo sinabi kalasala na wanted ako? Na pinaghahanap ako ng police, alam mo ang bahay ko. Kung may patok ang ulo ko, ikaw yung magtuturo, sabi ko. Tapos tumawag, hindi ka naninig. Ah, patingin nga kuya yung number, pero malakas na yung boses ko sa kanya. Patingin nga yung, pinakita niya sa akin yung number, maraming zero. Hindi yun ang number ni tawagan mo, ba't ko tatawagan? Ikaw ang tumawag, kuya, kasi ikaw ang nagkakalat na wanted ako. Bakit mo sa akin yung ginagawa? Di ba, sa'yo nga ako lumapit para magpatulong. Doon ko nalaman na hindi na siya load. Okay. Hindi pala siya loser. Tapos, from there, dahil malakas ang boses mo, nag-init yung ulo niya, nasuntok ka niya. Hindi pa. Nagsagutan pa kami. Hindi kanda. Ang dami ko pang nasabi na, ang dami niya kasing sinabi sa akin, tapos hindi kanda ba, kuya? You know me very well, kuya. I've been borrowing for long time a money, even though Barbie is still alive. Wala ka pa nung mga panahon na yun. Ang lalaki ng mga nahihirap kong pera na ibibigay. Ngayon lang, nakiusap ako ngayon lang. Baka ngayong katapusan, wala akong pambayad kasi wala akong diretso na trabaho. Noon, kuya, lumapit ako sa'yo tungkol kay lang niya, wala kang nagawa. Ngayon, lumapit ako sa'yo, ikaw pang nagkalat na wanted ako. O bakit? Alam mo ang bahay ko. Ba't hindi mo ito? Matapos namin makausap yung mag-asawa, ay sinubukan namin tawagan yung pangalan at numero na ipinigay nila sa amin. Pero, hindi sinasagot. So, tinry namin siyang i-text sa WhatsApp. Alhamdulillah, sumagot siya. Ang sabi niya, paano mo nakuha ang number ko? So, binigay ko na ang nagbigay ay yung mag-asawa. Tapos sabi niya, bakit niya binigay ang number ko sa inyo? Kasi sabi ko, gusto ko lang i-make sure about dun sa video kasi siya yung tinuturo na nakapanood at nag-screenshot ng video. Pero maliin niyang tinanggi yun at sabi niya ayaw niya makialam.
So, inulit ko yung tanong. Tinanong ko siya, may napanood ba siyang video? Wala daw. Tinanong ko din kung hindi guilty si Ruby. Sabi niya, no. At inulit niya ulit na ayaw niya makialam dito. Hindi ko alam kung ayaw lang niya madawit yung pangalan niya or may alam siya talaga, pero dininay niya lahat. Which is which? Kayo na po bahala ang manghusga. Pero ang sa akin po ay sana pare-parehas po tayo na nandito sa Egypt. Pare-parehas po tayo kahit ba residente ka or citizen ka na dito. Pilipino ka pa rin. Dayuhan ka pa rin kahit pa paano. So sana lang huwag natin i-down yung ating kapwa Pilipino. Dahil tayo rin naman ang masisira. O sabihin na natin na paano kung nagkamali yung kapwa Pilipino natin? Well, pagsabihan natin ang diretso, di ba? Hindi yung tayo mismo ang maglulugmok sa kanila. Dapat nagdadamayan tayo, dapat nagkakapit-bisig tayo. So kung may problema man tayo sa isa't isa, maging prangka na lang tayo sa isa't isa, mas okay pa kesa yung... Matapos lahat ng mga pangyayaring ito, binalikan namin ulit si Noha amin. At sinabi namin na walang video, walang screenshot. Pero, pinapanindigan pa rin niya na meron siyang kopya ng video at screenshot. Sabi namin sa kanya, padala mo sa amin, pakita mo sa amin. Sabi niya, ayaw niya. Kung meron, bakit ayaw mo? Kaya nga namin kinukuha yung sinasabi mong ebidensya para masuportahan yung pag-aakusa mo. Ayaw niyang ibigay. Tapos, tinakot niya kami na sinabi niya na kung ano man ang mga ilalabas niyo sa akin, against sa akin, nasa sa inyo yun. At like you're responsible for it. Sabi namin, of course. So, yun lang po. Wala kaming nakuhang video. Wala kaming nakuhang screenshot. Dahil, walang ganun. Kung meron, sabi nga ni Ruby, ilabas nyo. At handa siya kahit magpa-firing squad. Ilabas nyo. At nasa bahay lang siya. Hindi siya nagtatago. Kung wanted siya, nasa bahay lang po siya. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan na merong magandang kalooban na kung anuman po ang maitutulong natin sa ating kababayan na si Ruby, ay nawa po ay tulungan po natin siya dahil hanggang ngayon po ay may sakit pa rin po siya at di po siya makalabas. Wala po siyang trabaho. Nag-iisa lang po siya. So, iparating po natin kung ano po ang kaya nating maitutulong sa kanya. Maraming salamat po. Ano po yung pwede niyong mensahe sa mga kapwa natin Pilipino na nandito na nanonood ngayon? Ang gusto kong mensahe sa mga kapwa ko Pilipino, kung ano man ang nagawa ko sa inyo at kung saan kayo nayayabangan sa akin dahil siguro sa pagsalita ko minsan o sa magiging malandi kong manamit o siguro pag sumasali ako sa mga competition ng singing contest, deserve ko naman siguro yung manalo pagkwan. Kung may galit din kayo sa akin, kung may nagawa na ako ng masama, prangkahin nyo ako, kilala nyo ako, nakasama nyo ako. Gusto ko rin sabihin kay Alaya Sherid Hussein, dahil may post ka sa akin laban, hindi ako makakomment sa post mo kasi na-block mo ako. Uulitin ko yung nagpadating sa'yo tungkol sa kwintas mo na si Melody Cruz at saka si Parklin. Sasagutin na kita dito sa live.
Mali. Nasa akin ang photo. Tinanong din niya ni Ate Layla. Ibinigay ko kay Ate Layla ang photo na yon. Wala. Sabi mo, hindi tayo pinag-abot ng harang. Lahat na sinabi ko, ma-proof ko sa'yo. Nagkita tayo. Magkabahay tayo. Kaya wag mong sasabihin, hindi tayo nag-cross ng landas dito sa Egypt. Kahit si Rimahran. Paano mo nakuha ang trabaho ko dahil sa akin? Ang dami mong sinabi, pinakialaman mo ang personal life ko na pinaniwalaan kanila ng asawa. Ikaw ang nagkalat ng divorce papers ko na fake. Nakatatanggap lang ng pamilya ko sa Pilipinas at katatanggap ko din. Kaya kung ano man yung itulong ko sa'yo, wala siguro, pero alam mo kung gaano ka gumapang noon na ako lang ang nasa tabi mo, na walang pumapansin sa'yo, hindi ako galit sa'yo. Kaibigan ka, talagang umiwas lang ako sa'yo dahil ayaw kong sumbatan ka. Saka kay Maria Fialiola, hindi kita masyado kilala, nakagroup lang kita. Dahil sa nawawalang sa boxes ko nung sumali ako sa competition, hindi kita inukosahan. Sabi ko, humarap ka. Ngayon, galit na galit ka sa akin. Nahatulan ako. Sa palagay mo, takot akong mahatulan. Maria Fe, kung ano man ang galit mo, ilang bisis kitang nakaharap, pinagkabuyan mo ako sa loob ng sasakyan. Sabi ko, peace na tayo. Kung ano yung sama ng loob mo, wala. Hindi mo ako pinansin eh. Huwag niyong ipunin yung galit niya sa akin kasi hindi ako masamang tao. Mabuti ako kung gaano kayo kabuti. Hindi niyo lang kasi ako nayayabangan kayo kasi minsan naglalive ako ng mga kung ano-ano kanta eh. Siyempre pang alis stress yun. Huwag kayong magalit sa akin. Kilalanin niyo ako ng gusto. Huwag niyo akong husgaan kasi maalam ko maingay lang ako pero hindi niyo alam ang pinagdadaanan kong hirap. Dinadaan ko lang yun. Kaya maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pagbibigay ng oras dito. Saka para may voice out ko naman yung one ko. Kasi ako hindi ako rin makikialam eh. Saka kay Annabel Belparnasio, nagalit ako sa iyo dahil maling-mali kaibigan kita. Kaibigan ko yon. Mali yung pinagkalat mo. Saka sa mga taga-Binsaray at kung anong galit niyo sa akin, sana naman porque hindi niyo ako nakasama. Huwag niyo ako masyadong husgaan. Total, at dito na rin, gusto kong mentionin yon. Minsan yun na rin akong nakasama sa kaligayahan ninyo. Nakita niyo naman gaano ako ka-open. Ayaw ko lang talaga yung pinabalikpan niyo ako sa likod. Talaga, may kasalanan ako. Ba't niyo ako i-blabla? Tapos kayo mag-chismis. Paano ako makakabaya, makakalaban? Diba hindi? Ako hindi ko kayo blinabla. Kasi pag ako ang nag-boss, gusto ko sagutin niyo ako. Marunong ako humingi ng tawad pag ako nagkamali. Kilalanin niyo muna ako. Huwag kayong mayabangan sa akin. Pakiusap ko, kayong mayabangan sa akin. Kilalanin niyo ako ng gusto para makita niyo kung sino ang totoong kaibigan ninyo pag kayo ang naghirap. Kay Maris Valen Aquario, hindi ako nagagalit sa'yo. Although nakita mo kung paano ko pinakita sa'yo ang totoo. Pero yung husgaan niyo kasi ako, kasi hindi naman ako ganun na newly divorced lang ako. Tapos, ang gabi nyo ng ikipinto, masakit para sa akin. Kaya dinadaan ko na lang sa kanta, pero ang dami nyo husga. Maraming salamat po sa oras nyo sa akin, ma'am. Hindi ko po makakalimutan ito. At least, kahit papano, lahat ng stress ko ngayon, I hope makarecover ako at makahanap ako ng maayos na tatrabaho. Sa lahat ng nahihiraman ko ng pera, hindi ko yung tinataguan, babayaran ko ako. Ko kayo, pagbigyan nyo lang ako ng oras na recover ko itong health ko kasi ito ang tanging puhunan ko para makahanap ng pambayad sa inyo. Sana maunawaan nyo ako, huwag kayo magagalit sa akin. Hindi ko kayo tataguan. Maraming salamat talaga. Ay, ma. Magpakatatag po kayo, maaayos po ito lahat. Malalaman din natin kung ano yung totoo at kung sino talaga yung... Salamat talaga sa nailabas ko ang sama ng loob kong ito. Although, huwag kayong mag-alala, pipilitin kong makarecover. Huwag kayong mag-alala, makikita niya din ako. Maglalayan din ako nung pagpahuli. Kahit na wanted ako. Hindi ako natatakot kayo.
inuha nga po anong gusto niyang kuhan, ibigay o nilang. Hanapin ko yun kung kailangan kong makulong talaga, basta may proof of evidence sila, ibibigay ko sa sarili ko para naman malinis naman yung mga sinasabi ng mga Pilipino na dahil sa mga Pilipino ang bad image ko, bad image ka, nasisira. Eh, hindi ko kaya, hindi ako ganun na idadamay ko pa yun. Kung ano ang nakamdang parusa sa akin na tanggapin ko, hindi ko ikayating maawa kayo sa akin. Haharapin ko. Ako pa, pumunta nga ako mag-isa dito. Kaya-kaya ko yan. Hindi ako matatakot. Maraming salamat, Miss Ruby. Huwag kang mag-alala. Nung na-chat niyo ako, kaya salamat talaga. Pinilid ko talaga. Salamat po. Thank you very much. Sige po. Salamat ako. Thank you po. Okay po, ma'am. Thank you. God bless. God bless po. Bye-bye. Maraming maraming salamat po sa lahat. God bless you all. Bye. Relaxing time.